guys, pupunta kami ng ano to? Barangay Assembly. Barangay Assembly ng Pasiano. Ayan. Punta kami sa school, guys. Ayan, malapit na kami, guys. Barangay Assembly ng Pasiano. Ito, saglit lang. Ito na, guys. Barangay Assembly. Ayan, nalaglag. Siyempre po, ginigilala ang pagdating ng ating ingat yaman, Tres Kero, Austria. Ang iniingat-ingatang yaman ng Barangay Pasiano na sa kanya. Maborito ko yan, si Kero. Kasi ng pera. Tres, awasi. Daing tao dito sa Barangay Pasiano. Ha? Oh, may renta pa doon? Nagpakain na ng tanghalian? Eh, dito yan! Nasana? Ayan, naka-vlog kayo. Nasa vlog yan. Kami po ay nagdadala sapagkat ang aming buhay at lakas na pahiram mo, kami ay merong biyayang taglay. Kaya naman po sa araw na ito, ang Barangay Assembly ay patuloy po namin inilalapit sa iyo. Sa pangunguna na aming mahal na kapitan na Baradas at kasama po ang kasangguniang barangay, ang mga kusihan, ang staff ng Barangay Pasiano, maging ang mga barangay, pulis, tanon, ang sangguniang kabataan, aming dalangin, patnubayan po at gabayan ng bawat sa kanila sa araw-araw, sa kanilang pagganap ng kanilang mga tungkulin. Gaya po ng tema sa araw na ito para sa kapayapaan, sa pangangalaga ng kaligtasan, sa pagkakaisa tungo sa kaligtasan, mapayapa at maunlad, na masaganang pamayanan. Pagpalain mo rin po ang mga sponsor ng raffle prizes na ito, ang bawat pinatawal, ang mga bawat isang bumalo sa pagkakati po ito. Salamat po sapagkat lahat na maubuting bagay ay mula sa iyo. Muli, patnubayan mo po ang Barangay Assembly na ito sa pangunguna na aming mahal na kapitan na Baradas. At tulungan mo po na sa araw na ito, makita namin lagi na ang mabuting bagay, ang mabuting plano ng mga namumuno sa aming barangay, ikaw po ang pumapatubay at nangangasiwa. At minsan pa, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat, maging maayos po at mayroong kagalaan ang bawat gumalo sa pangunguna ng aming kapitan sa araw na ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kayong bugtong na anak. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor. At palitin po tayo nakatayo para sa ating pambansang awit ng Pilipinas. Region 4A Calabarzon, Division of Calamba City, Pasiano Rizal Elementary School, Rizal Village, Pasiano Rizal, Calamba City. Certificate of Appreciation is given to Honorable Napoleon V. Baradas,
for his meritorious service as supportive stakeholder in the implementation of Project Shine during the first quarter of school year 2022-2023. Given this day, 25th day of March 2023, Pasiano Rizal Elementary School. Signed, Maria Lourdes A. Monchel, ED, Pasiano, Pasiano Rizal, Principal 2. Inaanyayan ko rin pong SA officials at si Barangay Tanod Roberto na Tanawan para po tanggapin ang kanilang parangal. Onze, mamaya makikita na to. Iniciatiba
ay makakabot mula po sa barangay hanggang sa mga laylayan. Muli, ang DILG ay lubos na nagpapasalamat sa walang buhay, walang sawa, at tuloy-tuloy na pagganap ng ating mga barangay officials sa kanilang pamahalaan. Kami po sa National Government, sa DILG, ay patuloy po na susuporta sa inyong mga adhikari, sa inyong pagtalo sa asembliya sa araw na ito. Ako po ay saludo at para sa amin, kayo po ang dida, barangay at mamamayan, dida ka. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Treskeno, Austria, PG. Treskeno. Kompleto na po ba? Mula po sa Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Interior at Pamamagitan, Lungsod ng Kalamba, ang plake ng pagkilala ay pinagkakaloob po sa Sangguniang Barangay, Barangay Pasiano Rizal, Lungsod ng Kalamba sa pangunguna ni kagalang-galang Napoleon B. Baradas, Punong Barangay, bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap na maging matagumpay ang pagdaraos ng Barangay Assembly Day para sa unang semestre ng taong 2023 na may tema Bibida ka, Barangay Bida ka sa pagpapatupad ng kapayapaan, pangangalaga ng kalikasan, at pagpapahigting ng pagkakaisa tungo sa isang ligtas, mapayapa, maunlad, at masaganang pamayaran. Pinagkakaloob po ngayong ika-25 ng Marso 2023 sa Barangay Pasiano, Lungsod ng Kalamba, signed by RCLGOO Jennifer Espirante, at syempre po mula sa ating mayor na Punong Lungsod, Roselier H. Rizal. Congratulations. Congratulations po sa Kunayang Barangay, ang Pasiano. Well, thank you po, ma'am, para po sa napagandang mensahe mula sa DILG Office. Kabati ko lahat po kayo. Ayun po mga kababaihan na nandito ngayon, no? Sa Barangay Pasiano po, ang mga superman. Superman ng Kalamba. Okay po, ang punto po ng distrito ng Kalamba ay tuloy-tuloy po, diretso po sa Kalambeño. Tayo po ay may mga programa sa tanggapan po ng ating kongresuman sa Hernandez po, no? Alam po natin sa mga ayaw po ng kongresuman natin na kayo mahirapan. Sa kauna-unahan po, pagkakataon tayo po ay may district office para abot kami po kayo matulungan ng ating champion ng Kalambeño ng kongresuman sa Hernandez. Ating po Monday po, tumatanggap po tayo ng tulong po para sa mga hospitalization, paburian po, no? Tapos po ang ating Tuesday, ating po medisina, ang mga medisina, libre gamot po yan. Na po, na mismo, ang congresswoman po, minsan nag-deliver na rin. Na po, para po kayo ay magpaglingkuran lahat dito sa Kalamba. Tayo po ay nakapag, bahagi na rin po ng, sa TODA po, ang project po ng AX program po ng sa mga TODA po. Tayo po ay nakapag bahagi na po ng nakaraan po. Tapos tayo po ay tuloy-tuloy na rin po namamahagi para po sa mga tupad. Alam niyo naman po siguro sa tupad, no? Tapos, sa Ligo po, tayo po ay meron 150 Kalambeño sa Rizal Store Owner na nabahagyan po ng financial assistance ng DSWD program po ng AIS sa pamamagitan po ng ating mahal na Congresswoman Char Hernandez at mula po sa tanggapan isip bukod sa healthcare. Isa rin ito sa social and recreational center. Bukod, para po sa maaaring maging lugar nila sa kanilang bonding at sports activity. Mga lolo at lola, meron na po tayong tutuluyan na para sa ating pag sa sports. Ngayong araw po, damadama po natin ang mga pangarap natin, mga Kalambeño. Noong nanindigan tayo na kailangan natin ng pagbabago sa Kalamba, ginawa rin natin ito dahil sa mga pangarap natin sa ating lungsod. At sa taong ito, bigbig namin ng Congresswoman Char Hernandez ang mga salitang tutuparin natin. Hindi po lamang ito tungkol sa mga planong proyekto na
Kami po sa Team Champion kasama ang buong Kalamba City LGU sa pamumuno po ng ating mahal ng Mayor Ros Rizal, Vice Mayor Toti Lazaro at Congresswoman Chan Hernandez ay sisiguraduhin sapat ang suporta at serbisyo iahatid namin sa inyo. Asahan po ninyo na dito sa Kalambago may tapat na paglilingkod at may serbisyong handa kong malalay sa inyo. Maganda ka po and God bless po. Thank you po. Dita po, ngayong hapon, biyaunahin ko muna po ang representante po ng ating minamahal na mayor, Dugong Bayarin at Pakasipag, Ros Rizal, ang kanya pong kinitawan si ating ima po. Ito po ay kababariyo nyo. Di po ba? Palakpakan po natin si ating ima. Yan. Kahit po medyo mainit, di ba na po ang panahon ngayon, talaga po kung napakainit. Alipas, dito ako sa camera. Ipin po, unahin mo na po ang ating pong pida ngayong hapon. Nilis din nyo ako. Hindi ako nakalista. Pita na lang natin kung anong ginagawa niya dito sa inyong barangay. Ha? So, sabi na po. Sana po huwag natin itong palitan. Pwede po ba yun? Palakpakan po natin. Umuwi na si Namanay. Yeah. Oh, okay. Ayos na. Panalo ka na ulit. At kanya po umuwi si Hal. Umuwi na si Namanay. Si Ana. Asa po si Ma? Si Ana. Ana. Malagun. Palakpakan po natin. Masya Kiko. Yan. Si Boss. Palmiron. Si Total Reggie Bautista. Sila po ang nagpapanan nito. Ito po ang utos ng kapitan. Po, nag-represent na po. So, binibigyan po agad natin. Meron po lang, kapitan, yung pong susunod na yung staff, ha? Yung senior niya, sa atin. Kahit si kapitan, parang nung siya linggo lang natin, nagpasa na request ng tent at saka na naupuan. Pauwala natin. Kahit po yung mga naunan na pasa, lang po yung siya 21-5. Naunan pa si kapitan. Ay, malakas po ba siya nun eh. Are. So, yun lang po. At kung paano, nagpagala naman siguro po ng para po na dyan po. So, sa inyo pong lahat, alam niyo po, ang ulan po ng Barangay Assembly, dapat po kayong magpasalamat kasi po, si Kapitan Nap po, tumutupon siya sa atas ng batas. Ang pag-uulan po ng Barangay Assembly ito, para po sa inyong malaman, para po malaman nyo kung ano po yung ano ang plano ni Kapitan. So, napaka-importante po kahit mo inyong nakikinig kayo. Para po yung mga panglabas nyo, alam nyo na na dito pala binadala ni Kapitan, dito pala binugol yung pera ng mga konsuhan. Hindi po yung pagka yung hindi kayo umali, kung wala-wala makasasabihin. Oo, alam nyo, ginawa ni Kapitan sa pera. Hindi na maikintihan. Yan guys, ang parapolo ang dami. Ano po makakit ng Barangay Assembly? Yan. Kaya nga po nagkakamalan ng Barangay Assembly, para po na yung kayo naman, nalaman nyo ano po yung meron pa yung nangyayari sa barangay, ano po sa pera. Dami so, yan, po guys. Mga nandito, mas kasi po kayo. At representative ni Mayor Ros Rizal. Natakalala po ba ang lahat? So, isang mga Rizal at mga Diyos na hapon po sa ating lahat. So, una naman po,
kanilang barangay. Ngayon mo po ay may tatanong ako sa inyo. Isang napakahalaga. Ramdam niyo na po ba ang reforma? Ramdam niyo na po ba? Okay, maraming pong salamat. Ang hina po yata. So, ramdam niyo po ba ang reforma ng pagbabago? Lalo tingin po dito sa ating barangay Pasyano. Ano po? So, nakaraan lang po itong Sabado, nagkaroon tayo ng caravan. Kayo po ba'y nandito? Okay, salamat naman po. So, syempre ramdam na ramdam na po natin. Tama po ba? So, palakpakan naman po natin ang bumubuo ng Team Kalambago. Sa pangunguna po syempre ng ating mahal na Mayor, Mayor Rosal, ng ating Vice Mayor, Vice Mayor Toti Landro, at ang ating Congresswoman Kong Chuck Hernandez. So, narito po tayo pag ipabahagi sa inyo ilang magandang balita. Ang mga naging accomplishment po ng Kalambago Pamahalaan sa nagdaang mga buwan sa iba't ibang areas po ng ating gobyerno. Simulan ko na po ito sa public assistance. Kilala niyo na po ba o naririnig niyo na po ba yung salita MOPA? Sino po yung nakakarinig na nito? Ha? Hindi po to MOPAC, ha? MOPA. So ito po ay pagpapakilala ko sa inyo na ang MOPAC po ay automated mga transaction. So nakikita niyo po, pumupunta kayo sa opisina natin. Meron po tayong pinipilapan doon o nakapila kayo. Yan po ay para automated o ibig sabihin ay nakarehistro po ang bawat transaction po na ginagawa po sa ating opisina. So kasama na din po dyan ang pag-file ng request ng assistance, proseso at pag-approve hanggang sa pag-release ng inyong mga beneficyo. So ginagawa natin ito upang masiguro hindi lamang mabilis kundi malinis ang lahat ng transaksyon at maiwasan ang anumang klase ng anumang maaari magawa kung gagawin ng mano-mano. Masaya po akong ibalita sa inyo na dahil po sa proyektong ito na ang system ng MOPAC o Mayor's Office Public Assistance Center ay nakakaroon po ng database o matino pinaglalagakan. Stress na po. Okay. So, patuloy po ang ating kasalang kalambayan at binyaga bayan. Mas pinadalas po ito pagsasagawa ng mga programa nito para sa mas maraming mga kababayan natin ang maginabang. So, bukas po ang ating tanggapan at kung tayo sila magpakasal, magpabinyag ng inyong mga anak. So, bumisita lang po kayo sa Office of the Mayor. Isa rin po sa flagship program natin ay ang Kalambago Pamahalaan, Gobyerno ang Lalapit sa Tao. Pinagpupunganan natin ito sa ating pangakong tayo mismo ang lalapit sa mga tao upang pagservisyuhan sila ng tapat at mabilis. Sa katunayan po, baka Rizal, napangunod po sa inyong mga. At ang ating SK Councilor, Pamela Ann Ortiz. Ganun din po ang HOA President ng Doña Felizan, nakita ko po, si Lina Esparato. Tagadong po ako sa DFB. Siyempre po, nandito rin po ang concern sa kabataan, si Eugene Ulo Solibar. Yan, ang concern ng kabataan. SK. Alright, so ngayon naman po, ang barangay Pasyano, kasi pa ba kayo? Hep-hep! Okay, kasi pa po, kasi siyempre po, ito na po, magibigay po ng mga mensahe ang mga masisipag po natin mga konsehal. Unahin na po natin yung ating order at ang masisipag na konsehal kasi ang Ryan
Tapos ka, Kusyal. Napagkita ka rin ini. Magandang araw po sa ating lahat. Siyempre po, nais ko muna bumigay galang po sa ating pong kapitan. Kapitan ng Palatos, magandang araw po. Sa ating pong mga kasamahan, sa muna po ng barangay po siya ng Rizal. Magandang araw po sa ating pong mga naging panaway pagdakan, hindi ko na pwede sa isa-isa pa. Sa ating pong mga SK, magandang araw din. Tingin po sa lahat sa ating pong mga taga-barangay po na nabihin po ngayon at kasama po natin. Magandang hapon po at maraming po salamat at kahit po nandiyan po ngayon at kasama po namin. Alam ko naman po sa ito sa panahon na ngayon, sabi-sabi na po pero nandito po ngayon. Maraming salamat po kasi ano, hindi nga po kasama po namin ngayon. Kaling po, ayun lang. Kaling po din po dahil hindi nyo po sana sa inyo na makaisa po muli tayo, kailan ko pang pakialam para malakot po nyo kung po yung mga nagawa at magandang po mga magandang po kayo ng ating barangay. So, ayun lang po, maraming po salamat. 5-6 Mary Ann Estopenes. Estopenes na to? Estopenes? Hindi. Basahin nyo. Di ba, di ko kita? 256 pamimigay, ang dami. Next, 281 Mary G. Garcia. Dami niya. Ako, kilala ko to. Babae, senior citizen, Dolores Estoperes. Dolores Estoperes. 617 Annalyn. Ito. Fernandez. Check it. Annalyn. Mamaya makikita po natin ang pag-uulan ng ating kapitan. Sana po ang bahay.
hagdan sa bawat para sa bawat sana official na may mga committee chairmanship. Kaya po maaaring pinubayan natin natin sa kanya ang pag-uulat dahil sa porang tulong barangay. At makikita po natin sa kanyang pag-uulat na ang barangay Pasyano po ay hindi natutulog. Ang barangay Pasyano po ay patuloy na nagkatrabaho kasama po ang ating mga kasama sa barangay. Kaya sana po huwag po tayong matulog. Sana po tayo narito hindi para sa barapong. Sana po tayo narito para marinig kung ano ang estado ng ating barangay. Maraming salamat po. Picture on.
siyempre po salamatan po natin ang representative po ng Councilor Elian Aldave. Kandito po kami ang salita. Of course, siyempre po ang ating po City Councilor, Councilor Jojo Katindi. Representative po ng ating po Congressman Cha Hernandez. Of course, siyempre, nandito rin po ang representative kanina, may salita ang ating po representative ng ating Vice Mayor, Toti Lazaro. Yan po. At siyempre, nandito po naiwan ang ating po kabarangay, ang sekretary po ng ating po City Mayor, si Ate Emma Artubal, palakpakan po natin. Of course, siyempre po sa ating pong representative ng ating pong governor's office, sa pong governor Ramil Hernandez, andyan po si Pareng Erwin Aala, palakpakan po natin. Then, siyempre po, pasalamatan din natin at pagbati rin po sa ating pong SK Chairman Marlon Cantal, palakpakan po natin. Of course, nandiyan din po yung kanyang mga counselor, hindi ko na po isa-isahin. At siyempre, nandito po yung ating pong kasama sa sanggunian. Sa uunahin po natin, si Kusyal Tito Calderon. Kusyal Lulu Patulog. Kusyal James Dilulos. Kusyal Rex Libran. Kusyal Reggie Bautista. Kusyal Ryan Pradas. Ang tema po ay Bibida Ka, Barangay Bibida Ka sa Pagpapatabag ng Kapayapaan, Pangalaga ng Alikasan, at Pagpabaitig ng Pagkakaisa tungo sa isang ligtas, mapayapa, maunlad, at masaganang kamayanan. Yan po. Sa Committee Chairman po, rin ko siya kayo, Calderon siya po, Committee Chairman ng Waste and Means. Yan, project. Ano po? So makikita niyo po rito sa Committee Chairman po ni Kusyang Gigo, sila po ang mamahagi po tayo ng mga poso. Siguro kung nababasa niyo po, pagka po may mga kaporong natin na nagre-request, so umiingi po ang barangay ng request letter sa ating barangay para po mabigyan po namin na pangangailangan po ng ating mga kabarangay po na mabigyan po tayo ng poso. Ano po? So yun po, kapag may mga request po, ipinagkakaloob po natin sa bawat porong. Ano po? So yun po yung kumitsama ng ating Kusyal Kiko Calderon. Then siyempre po, nagkaroon po tayo na, so alam niyo po naman mga kasama, number one, hindi lang naman po sa barangay Pasyano. Hindi lang naman po sa ibang barangay ang nagiging problema po ng ating kabusura ay ang basura. So ang ating po committee chairman po siya Reggie, kapag may mga activities o may mga problema po ang ating city government, kami po ay nagtutulong kung paano po may sagawa, magpapagawa ng pangamaraan, kung paano po may ayos po yung ating pong basura. Dahil yan po naman, hindi lang naman po barangay Pasyano, kundi sa buong Pilipinas po, nagiging problema po natin ang pagkatapon ng basura. Ano po? Kaya po naman, kung may mga kapurong po tayo na medyo hindi nakahabot, nag-delay, so nandito po yung inyong abalikod, nandiyan po kung siya ng ating committee chairman, pero sa Reggie Bautista, pag naman po tinawag sa inyo, yun po naman tinatawag po natin sa atin po sa city government. Kung hindi po sa akin, maging sa kanya po bilang committee chairman, yun po ay tinatawag po para sa ganun po, ma-actionan po natin. So yun lang po, kailangan lang po tayo magkaroon ng magandang komunikasyon. Mga mag-aaral, ano po? Ayan po, sa committee chairman po ng atin po ng mga Kusyal James Dinunos, bilang committee chairman po ng business order, ayan po. Ito ang pinakamasayalan po, Bishop Order. Ayan po, yung pong kabalingkod, kasama po ang ating pong committee chairman ng pong sagunian at sa ating pong drug abuse prevention. Ayan po, nagkakaroon po tayo ng mga drug abuse prevention po and control week. So, yun lang po, pinakikita po natin yung kalaban. Ayan po, sa rumunan po yung ibang lingkod, yung binilikod sa mga taga, ayan po, yung mga evacuation center, ayan po. Kasama po kami, all out support po ang Sangguniang Barangay. Siyempre, nandiyan po ang ating BPRT, nandiyan po ang ating mga barangay talon, Sangguniang. At talagang minawater po natin at minawater po natin ang sitwasyon po ng ating mga kabarangay. Of course, siyempre po, napaka-importante po. Siyempre, sa
Ponciano, siyempre po, hindi naman naiiwasan. Sabi nga eh, napakalaki ng barangay. Yan po, isang problema po natin. Dahil po, mga barangay tatang po natin, gabi-gabi po nagro-rudy. So, kung makikita po natin, talagang napakahirap sa sitwasyon po namin. Hindi namin sinasabi perfect po kami, pero sinasabi po namin, kung maaari po sana, tulungan niyo po kami. Hindi naman po kaya namin